watching right now, we pray that you are well. All is well with you because God is a good God. Amen? And today, we're going to celebrate the presence of God in this place and in the comforts of your home. So let's just rise and lift up our hands and just continue to bless His name. Amen. Hallelujah.
Oh,
Oh yes, Father, we praise you today. We worship you today, Lord God. You are so great. You are so gracious to each and every one of us. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong pong kabutihan at katapatan sa bawat isa. Ngayong linggo, Panginoon, ay patuloy namin na nararanasan ang iyong pong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Noong mga nakaraang araw, kung paano niyo po kami inalagaan, kung paano niyo pinadama sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, kung paano niyo pinadama sa amin ang iyong dakilang pag-iingat, Panginoon. Kaya Panginoon, sa araw na ito, narito po kami, sama-samang nagpupuri, dumadakila sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat sa pribilehyo na ito, na kami ay mayroong ganitong pagkakataon upang mailahad namin sa iyo, maihayag namin, Panginoon, sa iyo ang aming pong pagpupuri at pagsamba. At marami pong salamat. At ito din po, Panginoon, ay pinagpala mo upang sa ganitong panahon, sa ganitong araw, kami ay mamahinga sa iyong presensya. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo sa oras na ito, sa lahat po ng aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ngayon, anuman, Panginoon, ang aming pong pinagdadaanan, anumang mga problema at sitwasyon sa buhay na ito, ito po'y aming pong ipinagkatiwala sa iyo. Ayon po sa iyong banal na salita, Panginoon, cast all our cares, cast all our burdens unto you, for you care for us. And Father, we thank you today. Allow us just to receive from your very presence. Lord, sa lahat ng aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ngayon, let your wonderful presence be magnified. Lord, wala po kaming ibang maasahan sa panahong ito. Wala kaming ibang pwedeng pagtiwalaan, Panginoon, kundi ang iyong banal na presensya na sumaaming mga buhay, Panginoon. Dahil ito po ay pangako mo, Panginoon, sa amin that you will never leave us nor forsake us. Father, we thank you that your presence is within us. Your glory is upon us, Father God. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, hayaan mo pong ibigay po namin sa iyo ang karampatang pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na kung saan ang doon ang iyong presensya, kung saan nandito ang iyong presensya, Panginoon, kami ay meron pong kalayaan. Kami ay meron pong kapayapaan. Kami ay meron pong kagalingan. Kami ay meron pong kalunasan sa lahat po ng aming pangangailangan. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Dakilain ka, O Diyos. Binibigay lamang po namin sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagsamba, at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na amen and amen and amen. Ayan, so good morning po o good day. Yan. Magandang araw sa ating pong lahat. Okay, so ngayon pong araw na ito ay patuloy po nating papurihan, dakilain ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen po. So maraming salamat, worship team. Ayan, so talaga pong pinagpala ang ating mga awit at manunugtog na ito. Alright, so ngayon meron po tayong guest speaker. Ayan. So natutuwa po tayo dahil naniniwala po tayo ay meron hong gagawin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kayo mga kapatid na nandyan ngayon sa inyong mga tahanan, ano? We believe that God has something for you today. Praise God. At ito pong ating guest speaker ngayon ay naniniwala po ako na merong ginagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Siya po ay tawag dito, siya ang isa sa mga pioneer. Ayan, actually sinulat ko dito. Our guest speaker for today is one of our pioneer. Ayan, at Housecon Community Gospel Church. Alright, ayan. Ayan, so, and bago po maging connected ang church na ito sa New Life. Okay, ito po yung pangalan noon. At naniniwala po ako na ito pong ating guest speaker ay nagdaan sa maraming sharpening. Yan, maraming
ika nga yung tawag dito yung paglilihi. Yung paghahasa. Ayan, sa mga karanasan sa buhay. At hayaan niyo po sa oras na ito, tayo po ay makarinig at posibleng tayo ay matuto po sa mga karanasan na meron po siya. Okay, so hold on to your feet and hold on to your faith right now. Just be open po. Mayroon hong gagawin ang Panginoon sa atin ngayon at magsalita siya sa bawat isa sa atin. Let allow His Spirit, let God allow us to speak to us today through our brother in the Lord. Okay, so let me introduce you none other than Brother Roland E. Espiritu. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Peter, sa introduction. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa mga nakikinig dito sa church, sa mga naka-online. Tunay po na isang malaking pribilehyo at karangalan na magamit ng Panginoon, maibahagi ang kanyang mga salita, maishare sa inyo ang aking mga experiences at kung paano ang Panginoon ay kumikilos sa aking buhay, sa buhay ng aking family, sa ministry na pinagkitiwala sa akin ng Panginoon. So, dyan lang po kayo. Sabi nga ni Pastor, hold on to your feet. Para sa akin, sasabihin ko naman, fasten your seatbelt. Dahil mamaya, lilipad tayo. Ano po? Alam niyo po, sa mga lugar na napupuntahan ko, sa iba't ibang parte ng Saudi Arabia, marami pong ginagamit ng Panginoon. At bawat isa ay merong kanya-kanyang style ng pag-preach. Mayroong tinatawag na dynamic, mayroon namang medyo dogmatic, at mayroon namang medyo may teaching ang style. Salamat sa Panginoon dahil ang pinagkaloob niya sa akin na talento, skill ay yung nagagamit ko rin sa company. Ano po, isa po kasi sa mga task o sa mga special assignment na binibigay sa akin ng boss ko ay mag-conduct ng seminar. Once we installed an equipment, ako yung ina-assign niya na mag-orient, mag-seminar doon sa mga kliyente sa Ministry of Health and sa Saudi Arabia po yon and sa mga kliyente, ano po. So, isang malaking karangalan ko po yon na magamit at doon po ako nahasa para magamit ko rin sa pag-share ng salita ng Panginoon. Ano po, kaya nagpaalam po ako sa ating pastoral team, sa mga staff, kung pwedeng gumamit ng PowerPoint. Ano po, ito po kasi yung tinatawag nilang millennial type of preaching. Ano? So, magpe-present po ako sa inyo ng mga pictures. Kung meron po kayong time na mag-amen. Actually, sa pag nagsiseminar po ako, 2 or 3 days, umaabot po yun. Ano? Pero syempre, meron yung VF. Ano? Dito, may reward tayo sa langit, sa Panginoon. At doon po sa pagsiseminar ay 2 araw, 3 araw. Dito po, 2 oras lang. Ano po, sabi nga ni Pastor, kung malakas yung amen nyo, pwede namang mapaiksi yun. Siguro, less than 1 hour. Okay na po yun, ano? So, nung ako po ay nananalangin sa Panginoon, naghihintay ng message na nais niyang i-share ko sa inyo dito sa New Life. Naninwago ako dati, Community Gospel Church lang kami ni Pastor Cheng, yan, sila Tate Arnel, yung mga pioneer. Ano po, sila Ate Norebel. Dati, parang anliit lang namin eh. Ano po? At that time, wala pa ako kung ganong training sa pagsishare ng salita ng Panginoon, pero na-assign na po ako ni Pastor Edwin para magbahagi. At actually, wala po akong confidence noon dahil wala nga akong training eh. So, napaka-iksi lang nung time. I was just, na-born again ako, na-revive lang ako noon mga 5 years ago. So, hindi pa po ako ganun kalalim sa salita ng Panginoon. So, I was waiting for God na ibigay niya yung salita, yung word, yung message na nais niyang i-share sa bawat isa sa atin. And then one day, mga 2 weeks ago, nakita ko si Ate Miret, piniper niya yung damit ng isang anak namin. Ito, iyak lagay. Oh, light. Sabi ko, light. Light. Meron ng word. Tapos yung mga songs ng mga nakaraang Sundays, worship service, may mga word din about lights. Kahit yung online devotion,
Meron ding confirmation, kahit nga sa mga post sa FB. May mga word na tinutukoy about light. So that's our topic for today. So, ang Panginoon po nang siya ay nagpunta dito sa lupa, meron po siyang ibinigay na task or ministry sa atin bukod sa pagiging sa pagbabahagi, yung tinatawag nilang Great Commission, ano po, preach the word, sinabi rin po niya na be the salt and light of this earth. So meron pa pong ministry. At minsan, na-overlook lang natin yon. Hindi tayo masyadong nagfa-function as light and salt sa earth na ito na ibinigay assignment ng Panginoon sa atin. So ito po yon. Ang ating pong teksto ay sa Matthew 5:16. Ang sabi po rito, in the same way, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So meron palang assignment na binigay sa atin ng Panginoon. So our light should shine. Hindi lang basta light na hindi nagsishine. Ano po? By the way, pag narinig nyo po yung word na light, ano po yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Liwanag, yung literal po na light. Ilaw, bumbilya. Yung malaki-laki ng konti, mas maliwanag. Araw! Galing ni Kuya. Ano po, may extra rice ka mamaya. Ilaw, araw, di po ba? Alam nyo po ba, sa Bible, meron pong binanggit yung author, inihambing niya ang Panginoong Diyos as the sun. Hindi po ito Greek mythology, ano po? Ito po, illustration lang. The Lord God is the sun, sabi ng Psalms 84, verse 11. The Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. He withholds no good from those things who walk blamelessly. Alam niyo po yung song na Hillsong yun eh. Na, for you are my son. Si Darlene Shake ang kumanta na, and shield. Diba? Yung pala yun, doon pala kinuha yung song na yun. Pasensya na po kayo sa boses. Hindi na ako kumakain ng luya, kaya nung panahon namin ni Pastor Cheng, si Pastor Cheng taga-gitara, ako yung worship leader. Pero kami-kami lang po yon, para sa Panginoon lang yon. Amen. So, tulad ng nasabi ko, lilipad tayo. Iwan mo muna natin yung mga labahin, mga problema. Alis muna tayo ng Tanza. Alis muna tayo ng Philippines. Alis muna tayo ng Earth. Binigyan tayo ng Panginoon ng imagination eh. Kaya nyo bang gamitin yung imagination nyo? Ako kaya kong pumunta sa Mars. From imagination lang. Samahan nyo ako. Lipad tayo. Labas muna tayo. Punta muna tayo sa outer space. Okay lang sa inyo? Yung mga nanonood sa online, itigil nyo muna kung ano yung ginagawa nyo po. Alam nyo po ba na yung mga tumatayo dito ay pinaghahandaan, pinagpupuyatan, pinagpapagalan yung mga mensahe na naririnig nyo po dito. Kaya sana po kayo po ay mag-spend ng time para makinig din po sa mga naku-online. Focus. Ano po? Focus muna sa mensahe ng Panginoon. This is for God's glory. So, pumunta tayo sa outer space. Ito po yung sinasabi ko kanina. Meron po tayong function and ministry na ibinigay ang Panginoon sa atin. Sabi ng John 8, verse 12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Ano po? Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Tingnan naman natin yung sinabi niya sa Matthew. Matthew 5:14, sabi ng Panginoon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Lord, teka, sandali lang, no? Sabi mo, I am the light of the world. Then ngayon sinabi mo sa Matthew 5:14, you are the light of the world. Sino ba talaga, Lord? Ikaw ba o ako? Parang merong nagtanong na ganun eh, no? So, tingnan natin ngayon. Kaya nga pupunta tayo sa outer space eh. Yan, no? Yun pala yun. Si Jesus, illustration lang po ito. Kaya nga nakalagay dyan. Simple illustration. I do hope na nakikita ito nung nasa online. Ano po?
Si Jesus pala yung sun, illustration. Sabi niya, I am the light of the world. So nagbibigay siya ng liwanag sa world, sa earth. Di po ba? And then, parehas lang. Sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Okay lang ba sa inyo na maging moon muna tayo ngayon, buwan? Oh, yung dito muna tayo sa ilalim ng puting ilaw. Buwan muna tayo, buwan. Oh, buwan tayo, okay? You, that's you and me. Para makuha natin yung logic. Jesus is the light of the world. You are the light of the world. Di po ba? Ngayon, ang tanong. Ito yung title natin. God wants us to shine. Sa mga naka-online, ito po yung title ng message for today. God wants us to shine. Pero paano nga ba tayo? Ito yung ating controlling question. How can we let our light shine? Paano nga ba tayo magliliwanag? Anong dapat gawin? Meron po mga lesson. Lesson number one, siyempre, get connected. Di ba? Get connected with the light source. Sino bang light source? Si Jesus, si God. Dapat may connection tayo sa Kanya. Kasi, alam niyo ba, kaya bang mag-produce ng munang sarili niyang light? Hello? Hindi, di ba? Saan ang gagaling yung light ng moon? Sa sun. So, si Jesus, as the sun, nire-reflect lang yung light sa moon para sa magliwanag ang earth. Nag-guess nyo po ba? Claro o ay claro? May bisaya ba dito? Oh, well, ay lagi ah. Nakasabot na. Nakasabot sila. Apo. So, nag-gets nyo, no? Nag-gets nyo yung scenario, yung logic. So, kaya, ang sabi ng Panginoon sa John, John 15:5, for without me, pag walang sun, di natin kaya mag-produce ng ating sariling, kahit bumili ka pa ng generator sa SM, we cannot produce our own light. We can do nothing without Jesus. Ang sabi na nga ng Panginoon sa John 12:46, I have come as light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Na-realize niyo po ba kung bakit tuwing magpapasko, marami mga pailaw, Christmas tree, mga parol, kung ano-ano, dito po nanggaling yon. Kasi yung star, di ba? Yun yung symbol ng Panginoong Jesus, nung siya ay dumating, he became the light of the world. Isa sa mga symbolic significance ng pagdating ng Panginoon to shed light into the earth. Kasi ang earth is full of darkness. Kaya nga, ito po yung ating points to ponder. Have you connected your life to Jesus? Sa mga naka-online, kung kayo po ay bago, kung ngayon yun lang narinig ang mensaheng ito, nakakonek na po ba kayo sa Panginoon? Have you connected your life to Jesus? Kung hindi pa, then now is the time. Now we are the reflection of His light into the world. Magliliwanag na po. Magre-reflect na yung light ng sun. We as a moon will shed light to the earth. Napakadilim ng mundo. The calling for constant connection. Alam niyo po ba nang sabi ng 1 Peter 2:9, He has called you. Tinawag tayo ng Panginoon out of darkness into His marvelous light. Sino ba rito ang mga tinawag ng Panginoon? Wala naman ditong tinulak, no? Iba yung tinawag sa tinulak. Oh, so, tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman and parang tayo lang nasa outer space dati, katulad ng illustration ko kanina, para lang tayo isang dead planet. Sa Bisaya, parang lagaw-lagaw lang, ano, na nag-ikot-ikot lang, walang life, walang light. So, sa Ephesians 2, verse 1, ang sabi, as for you, you were dead. Ito tayo dati, di ba? Nabuhay lang tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Doon tayo nagkaroon ng light. Amen? Sa mga naka-online, diyan lang po kayo, maiksi lang po ang mensahe. Amen. So, tuloy po tayo.
Stay connected. Pag may connection na kayo, stay lang. Wag yung on off. Dapat constant. Because as our faith in Jesus increases, alam niyo ba 'yon, habang nakikilala mo ang Panginoon, habang lumalalim ka, habang na-experience mo ang Panginoon sa buhay mo, habang mas marami kang nababasa mga salita ng Panginoon, the more our light will be illuminated. Mas nagiging maliwanag ka. Kung dati 5 watts ka lang, ngayon mga 100 watts ka na, halogen na. Ano po? So, an intimate and constant, dapat constant. Intimate and constant. Hindi yung naka-on ngayon, bukas off, on off. No, parang Christmas light nga. So, with connection with Jesus will sustain. Kasi kailangan may sustain yun. Yung ating light to shine brighter and brighter every day. Salamat sa Panginoon. Pwede pa nating palapakin ang Panginoon? Kasi lesson number 2 na tayo. So, sabi rito, lesson number 2, keep your focus. Katulad ng sinabi ko kanina sa mga online, focus lang po muna tayo sa message. Ano po, ano man ang inyong ginagawa, stay put lang. Keep your focus to the light source. Alam niyo ba, nakikita niyo ba yung moon? Di ba ang moon bilog? Round. Then why, may mga pagkakataon na half lang siya, minsan naman, quarter. Kaya nga may tinatawag na first quarter, second quarter, ano po. Bakit? Ba't hindi na lang siyang permanenteng bilog? Full moon palagi. Why? Ang message po ng Panginoon sa araw na ito, ano po, ay merong konting science. Mixture of homiletics and science. So, balik tayo sa school. Kung absent kayo noon dahil na mayabas kayo, marireview natin ngayon. Ano, muli tayong matututo kasi ako rin natuto eh. So, bakit merong half moon, may quarter, may full moon, may new moon? Because of the movement sa solar system, di ba? What's the key there? Focus. Pag hindi naka-focus, parang camera. Pag hindi siya naka-focus, hindi ganong kita. Di ba? Blurred or half lang. A partial. Fraction of the image ang nakukuha niya. Sa John 21 verse 22, ang sabi ng Panginoong Jesus, if I will that he remain till I come, what is that to you? Alam niyo po, ito yung unang verse sa Bible na medyo na-confuse ako nung ako'y bagong Kristiyano. Nabasa ko kaagad ito. Ito po yung scenario kung saan, dun sa Lord's Supper, ano po, ang nagtanong dito ay si Peter. Tinanong niya si Jesus, ang Panginoong Jesus, about Apostle John. Si John kasi, John the Beloved, sweet kasi sa Panginoong Jesus. So meron siyang konting query sa Panginoong Jesus. Sabi ni Peter kay Jesus, Lord, paano po naman siya? Ano po mangyayari sa kanya pagkatapos ng mga lahat ng ito? Ang sagot ni Jesus sa kanya, if I will that he remain till I come, what is that to you? Sa kapangpangan ni Nano, so parang medyo rude, ano po, medyo hard ang dating, ano po. Kaya nagtanong ako rito, ba't ganun? Parang medyo yung hindi diplomatic yung sagot ng Panginoon kay Peter. Pero ang lesson kasi dito, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag siya ang tingnan mo. You follow me. Kaya nga kailangan focus lang eh. Nakakalungkot na may mga kapatiran, may kilala rin ako sa ibang lugar, sa Saudi Arabia, na dahil lang natisod sa isang kapatid, hindi na umaattend. Nasaan ang focus doon? Hindi lang niya nagustuhan yung preacher, ayaw na makinig online. Off na, huwag naman kayo mag-off ngayon. Huwag ngayon. Meron ganun kasi, nakakalungkot, na sino ba talaga yung focus natin? Kaya nga sabi ng Panginoon, you follow me.
si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, di po ba? Sabi ng Hebrews 11, verse 2. Looking sa Jesus, kay Jesus lang tayo dapat nakafocus. Sa Son lang. Hindi sa makapatiran, hindi sa mga leaders, hindi sa mga elders. Focus lang tayo sa Panginoon para hindi tayo madapa, hindi tayo ma-stumble, at hindi rin tayo mawala. Yung liwanag natin, patuloy pa rin mag-shine. Amen? So focus lang, focus. That's number two. Reminder, keep your focus on Jesus to keep your light shining. Why? Because He is the real source of light. Pag sa Mars ka nag-focus o sa Jupiter, walang reflection ng light yun eh. So keep your face to the sunshine, si Jesus yun, and you will see the shadows. Merong nagsulat nito eh, nabasa ko to sa FB. Sabi niya, pag nakafocus ka lang sa sun o sa light, nakikita mo ba yung shadow mo? Hindi, di ba? So ganun pala yun. Kapag tumalikod ka sa light, makikita mo yung shadow mo, iba na yung mangyayari, negativity. Magdidilim na. Your light, unti-unti nang aandap-andap hanggang tuloy rin ang mawala. So focus lang. Lesson number three, sabi sa inyo, malapit lang. 4 points pala to mga kapatid, ha? 4. 4 to. Ito na, number three. Introduction pa lang yung kanina. Ito na yung pinaka-climax. Kumbaga sa kanta, ito na yung chorus. Ano po? Endure all kinds of adversities. Marami yan eh. Adversities. Ito, tingnan natin. Katulad ng sinabi ko, total may audience eh. Mga online, sabay kayo ha, sa mga naka-online. Ano yung malaking bilog? Saan? Dalawa lang ba yung tao rito? Ano yung maliit? Pinakamalapit sa saan? Yun. Mga hindi na mayabas to mga to. Sunod. Venus. Yun. Ito yung Earth. Yung maliit. Yun yung moon. Ano yung maliliit na yan? Yun. Scholar siguro itong sige kapatid, no? First honor. Ano, alam niya, alam niyo ba yon? Alam niyo bang may asteroid? Nanonood ba kayo ng mga Discovery Channel na mga, ano, ako mga, yun yung mga gusto kong panoorin eh, mga documentaries. I love watching that. So may mga asteroids. Naitanong niyo ba sa sarili niyo, nung kinireate ng Panginoon ng universe, bakit may natirang mga ganyan? Ang sabi ng mga scientists, yan daw ay mga debris. Ano, kumbaga sa, kung ikaw ay nagsisimento, yan yung mga nalalaglag. Ano ba, pag tabal na muna ng simento, yan yung mga nalalaglag, mga debris. So, yun ang sabi ng mga scientists after the creation. So, tiningnan ko po ang mga version ng Bible. Tatlo lang yung nilagay ko dyan na version, pero marami pa akong tiningnan. Upang makonfirm, ano ba yung sinasabi ng Genesis 1:31? Kasi sa mga naunang verses, ang sabi ng Bible, and God saw what He created and said it was good. Yung pinaka-conclusion niya, sinabi niya, it was very good. Both King James and NIV and Tagalog, ang sabi, very good. Sa Tagalog, napakabuti. Kahit tingnan niyo po yung hawak niyong translation, pag meron po kayong nakitang word dyan na perfect, pahiram ng Bible nyo. Pero wala po ako nakita. Dun sa verse na yan, Genesis chapter 1, verse 31, ang sinabi po dyan, very good. Kaya pala, kasi only God is perfect. Very good. Mataas na yun. Yung mga teacher dito, di ba? Kasi ako nag-evaluate din ako ng tao, ng mga staff namin, pagka mga increasing na, no? Pag mga increase ng salary, evaluate ko na sila. Good, very good, excellent, wala nakakakuha ng perfect. Di ba? Kaya nga walang perfect church, walang perfect pastor, walang perfect husband, walang perfect wife,
Walang perfect family. There is no such thing as flawless. Kung narinig nyo man yun dati kay Osang, hindi totoo yun. Walang flawless, mga kapatid. Only God. Kaya wala tayong pwedeng iba to sa ating kapatid. Kasi tayo mismo mayroong kapintasan. Tayo mismo may mga flaws. Sa universe nga eh, may asteroids. Diba? Ang Lord na nag-create niyan, tayo, we are also created by God. Pag perfect tayo, para na tayong si Lucifer nun. Diba? Kasi yun yung na-mention eh. Perfect in beauty. At nung nangyari, nag-rebelde siya. Kaya, God knows what He's doing. Siya lang dapat ang perfect. Hindi yung mga kin-create niya. So, ang lesson doon is, everyone is walang flawless. Lahat ay merong kapintasan. Tingnan nyo itong mga, ito, sinum ko po, mahilig kasi ako mag-research sa mga ano eh. Ano po, nababasa nyo ba? Yung malalaki, asteroids. Yung medyo maliit, yun yung meteors. At syempre, yung mga powder na, yan na yung mga comets. Ano? Ang sabi nila, sa Taiwan daw maraming meteor. Alam nyo ha? Pansin kayo ni Sansai ha? So, yan po yon. Yan yung mga nagkalat sa kalawakan. Yan din yung nagkalat dito sa Earth. Tingnan natin yung analogy niyan mamaya. Ano bang analogy ng meteors, ng asteroids? Yan po yon. Kapag nag-travel siya papunta sa Earth, naglalagablab. At ito naman, pag nag-travel siya sa Moon. Napansin niyo ba yung Moon? Nasubukan yun ba? Kasi mahilig kasi ako mag-stargazing. Ano po? Pag nasa tabing dagat ako, tingnan ko lang yung kalawakan, stars, moon. Napansin ko yung moon, hindi pala siya parang bulb na ganito na buong-buong makinis. Meron pala siyang mga pekas-pekas. Meron siyang crater, actually. Crater ang tawag ng mga scientists. Nilagyan nga nila ng pangalan eh. Akala natin yung Apollo 2 lang ang, Apollo 2 ba yun? Yung nakapunta ng moon. Marami na, Apollo 11, di ba? Marami na po. At bawat isa, nilalagyan niya ng pangalan yun. Kung nakikita niyo yung mga nandyan, yan, may mga crater yan. Anong cause nun? Yan o, dami. Patingnan niyo yung moon, hindi siya smooth, hindi siya flawless. Ang dami niyang tama na mga kung ano-ano. Ito, nga ang tanong. Tumigil ba yung buwan? Tinagalog ko na. Tumigil ba yung buwan sa pagbibigay ng liwanag sa mundo sa kabila ng mga naranasan niyang pasakit at pinsala dulot ng maraming asteroids at meteors na tumama sa kanya? Sinabi ba ng buwan, ayoko nang magliwanag? Tinamaan ako ng asteroid, ng meteors, ayoko na. Ang sakit nung sinabi ni Pastor, ayoko na umattend. Ang sakit nung post ni sister. Ouch! Ayoko na mag-FB. Nakita nyo ba yung moon na tumigil na sa pagbibigay ng liwanag? Kahit hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya, di ba? Kasi meron siyang ministry. Alam niya kung ano yung purpose niya. Tayo, mga Kristiyano, alam natin yung purpose natin, dapat doon sa mga pagsubok na yon, mga asteroids, mga meteors na yon, hindi maging cause para tayo ay tumigil, sumuko, at hindi na magpatuloy. Hindi yun dapat maging cause. Kung bibigyan ko po yun ng analogy, ano po? Yan. Ito muna yung moon. Pagmasdan yung maigi, ito ba yung nakikita nyo sa langit, sa labas? Hindi siya flawless, di ba? Hindi siya totally na walang makikitang dark spots. Pag may nakita kayong moon na walang dark spots, siguro super moon. Kasi sobrang liwanag, ano po. Pero meron pa rin eh. Ano po, makikita ko sa inyo mamaya yung super moon. Ngayon, dito tayo sa analogy ng asteroids. Ito po yung analogy ng asteroids.
trials, difficulties. Ayan, yung malalaki, yun yung po yung asteroids. Pero yung mga maliliit, yun yung meteors. Naranasan niyo ba ang isa sa mga yan? Persecutions, minsan, kapatid mo, member ng family mo, ang masakit yun kasi hindi ibang tao yung nagpe-persecute sa iyo eh. Diba? Yun yung minsan mas masakit eh. Afflictions, karamdaman, kasakitan, mga disappointments, kabiguan sa buhay. Brokenness. Sino ba rito sa atin ang broken-hearted? sa Ilocano kasi, broken-hearted. Ano, losses, hurtful words. May mga, minsan kahit kapwa mo Kristiyano, ibabas ka pa rin. Eh, no? Ang sakit nun ah. Alam niyo mga kapatid, kung sa mga listahan ng, sa mga nakalistang ito, i-check ko to lahat, present to lahat sa akin eh. Pinagdaanan ko lahat ng ito. Ano, total, may haba pa naman yung oras, sishare ko sa inyo, just some of my experience. Ito hindi alam ng mga anak ko, si Ate Milet, parang na-share ko na rin, hindi ko pa rin share. Sa'yo ko ba na-share? Ano, nung nasa Pilipinas ako, I'm a law-abiding citizen. Ayan, alam ni Ate Milet yan. Drugs, wala yan. Kahit tumira kami sa tundo ng medyo matagal na panahon, hindi ako na barkada, hindi ako na involved sa mga riot doon, mga fraternity doon. Never. Wala akong record sa NBI o any crime. Alam niyo ba sa Saudi, nakulong ako 2 beses? Hindi ko nga mapaniwalaan, Lord, I'm a law-abiding citizen. Yung first time, medyo okay pa kasi 4 hours lang at sakto naman taglamig, naka-jacket ako, no? Sa isang maliit na selda, sama-sama kay John, Pakistan, Indian, Bangladesh, Egyptian, kung ano yung amoy nila, yun na rin yung amoy mo. So, mix. Alam ni Pastor Cheng yan, nakaka-relate. So, kung medyo may nahinaya yung sikmura nyo, eh wala pa naman face mask noon eh. Sana may face mask na noon. So, I endured those 4 hours. Then nilabas ako. Akala ko yun lang. After mga ilang taon din, nagdaan. Ana, ito yung matindi. Kasi, nung kinulong kami, nasa loob na ng kulungan, nakaposas pa yung kamay, at yung posas nakasabit sa rehas. So, yung katawan mo, hindi mo maibaba, hindi ka makaupo, hindi ka makahiga. And we spent 24 hours sa selda. Nakaposas, nakakulong. Hindi ko nga alam, Lord, ano to? Anong kasalanan ko? Napagkamalan lang? Salamat sa Panginoon kasi na-experience ko yun para ma-share ko sa inyo na kung ano man yung mga pagsubok na dumarating sa buhay nyo. Sabi nga ng Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumaan sa inyo na hindi na dinanas ng tao. Kung naranasan ko, naranasan ni Pablo, especially si Apostol Pablo, napakaraming beses niyang nakulong, nabilanggo. So parang ipinaranas lang sa akin ng Panginoon. After 24 hours, nilabas kami at lumabas yung resulta ng investigasyon. I was proven innocent. Mukha naman ako innocent, di ba? Oh, di ba? Mga naka-online? Oh. Mukha ako innocent. So, yun yung mga experiences. Hindi to alam ng mga anak ko. Oh, kung yun, sinabi ko, ayoko na mag-Saudi. Uwi na lang ako ng Pinas. Kung dun pa lang, tumigil na ako ng ministry. At that time, talagang, kung baga sa itak, kahit saan mo itaga, ano, talagang tatalab eh. Kasi talagang sharp na sharp ako noon. Katatapos lang namin ng training, ng seminar. Ano po, biglang pagsubok ka agad. Madali lang sabihin nga, ayoko na eh. Ayoko na magliwanag, ayoko na mag-function as light. Bakit ganito? Sabi nila, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit may mga ganitong pagkakataon? Ang laking asteroids nun ha. Hindi yun madali. Pero mo, you spend 24 hours sa loob ng kulungan. Hindi ka makaupo, hindi ka makahiga. At salamat sa Panginoon dahil
medyo nakakaintindi ng Arabic. Sabi ko dun sa guard, Sadiq, tani. Oh, isa naman, palit-palit, every 2 hours, palit. Oh, kasi may kulanin ang kilikili ko. Ang sakit kaya nun, di ba? Kung alam lang ng mga anak ko yung hirap na dinanas ko sa Saudi. Pero hindi pa rin ako tumigil. Hindi pa rin ako tumigil sa ministry. Continue. Nung time na yun, napakahigpit. Nung time, ngayong panahon na to, talagang wala na eh. Oh, you can preach anywhere. Hindi yun hadlang para tumigil tayo mga kapatid. Ano man yung mga pagsubok na dinaranas nyo ngayon. Hindi po yan dapat maging hadlang para hindi tayo magliwanag as light into the world. Para hindi natin sundin, tupdin yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon. Just go on. Ano man yung hurtful words na naririnig nyo, alam nyo ba, isa sa mga masakit na salita na narinig ko, yung tawagin akong gwapo. Ooh, sakit kaya nun? Kasi nga, the truth hurts. Masakit talaga ang katotohanan. So, joke lang. Ginigising ko lang kayo, mga naka-online. Panggising lang po yon. How about you? Yan, naisip mo na rin ba? Kayo po mga kasagot ito. Sa mga naka-online, sa mga manunood, naisip mo na rin ba? Ayaw ko na sa ministry. Minsan gutom kami, minsan puyat kami. Kapoy kaayo. No? Pagod na. Wapay kaon. Di ba? Ayaw ko na rin mag-work. Ayaw ko na mag-business. Lugi. Ayaw ko na mag-work yung boss ko. Terror. Walang Kristiyanong sumusuko. Amen! Amen. May plano ka rin bang sumuko? Dapat wala. Precaution lang and nang sinabi ng Panginoon about adversities. Actually, sinabi na ito ng Panginoong Jesus. Ano po? Sa John 16, verse 33, sa second part, sa B, I'm using the NIV version. Ano po? In this world, you will have trouble. Yun pala yun. Kaya pala hindi sinabi ng Panginoon na in this world, you might have trouble. Or you may be having a trouble. Sabi niya, you will have. Merong certainty. Kumbaga sa ibang translation, expect the unexpected. So, hindi na tayo dapat ma-surprise. Sabi nga ng James 1:2, consider it pure joy. My brothers and sisters, sa mga Kristiyanong dati na, memorable na natin ito eh. Pero pagdating sa actual na, sa totoong buhay, minsan nakakalimutan natin, trials of many kinds, kasama dun yung maliliit, malalaki, medium, asteroids, lahat na. Whenever you face, hindi sinabing if ever. Nakita nyo po yung difference noon. Whenever, ibig sabihin, mangyayari talaga. Whenever you face trials of many kinds, walang mag-quit. Points to ponder. We may have some wounds. Talagang susugatan talaga tayo eh. Part yun ng growing up, parang bata, di ba? Injuries and bruises. But from those impact, yung pag tinamuan tayo ng asteroids, talagang masakit naman eh. Aaray ka talaga eh. Talagang minsan napapaiyak ka eh. Alam nyo, isang beses, ito kay Ati, na-share ko to kay Ati Milit eh. Hindi ko maubos maisip. Nasnuts ako sa Saudi. Dala ko yung backpack habang, kasi yung sasakyan ko, pinaservice ko. And then sabi ng operation manager, wait ka lang sa gas station, daanan kita dyan, diretso tayong airport. So habang naghihintay ako ng, sa kanya, may dumating na 3 Arabong itim, inisnatch yung bag ko. 3 sila, lalaban pa ba ako? Eh kung katulad sana ako ni Pastor Peter na hindi naman ako marunong ng ganun. Ganun lang alam ko eh. Oh. So, binigay ko na. Laptop lang yan. Issue naman ng kumpanya yan eh. Papalitan nila yan. Then, nung kinapa ko yung wala yung wallet ko ah. Kasama, doon ko pala nilagay. Kasi pag nagda-drive ako, hindi ko inuupan yung wallet ko. Doon ko pala nilagay. Ang laman ng wallet ko ay, alam ni Pastor Cheng to, ikama, lisensya. Ikama, napaka-importante nun. Pag wala nun, huhulihin ka ng polis. Si Kuya, na diba, sa Dubai, parang, ano yon. Ano pa ba? Cash. At saka mga, siyempre, alam na mga phone number, mga
calling card ng mga kliyente. So, alam niyo, napaupo na lang talaga ako eh. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit sa akin nangyari ito? Di ba? Naglilingkod naman ako sa iyo, Lord. Bakit sa akin pa dumating yung pagsubok na ito? Tapat naman ako sa iyo, Lord. Bakit hindi umasenso yung buhay ko? May mga ganun ba tayong tanong? I did my best. But I guess my best. Sometimes, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, sometimes, yung mga kapatiran pa mismo magsasabi sa iyo, you're not good enough. Ang sakit, di ba? Ano yun, meteor o asteroids? Remember, we are not broken beyond repair. Lahat ng ito ay paghihilumin ng Panginoon. Ano po? Those scars, yung mga scars na yan, hindi Cebu de Macho ang sagot yan. Ano po? Kayang pagalingin niya ng Panginoon as if, ano po, reminds us that despite of what we've been through, God's unfailing love. Di ba? Yung kabutihan ng Panginoon, yung faithfulness niya, ang mag-mement, magpapagaling dun. Para, parang wala nangyari. Nakalimutan mo. Experience na lang sa'yo. Sabi ng Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Napaka gandang pangako ng Panginoon, di po ba? Ito yung pangako niya, panghawakan natin. Sineshare ko to sa inyo kasi na-experience ko to. Ngayon parang tinatawanan ko na lang. Nung time na yun, halos may iyak-iyak na talaga eh. Di ba? Minsan manonotice niyo yun sa buhay niyo. Pag may dumaang pagsubok, napagdaanan ko na to nun eh. Di ba? Lord, parang kaya ko rin to sa tulong mo sa panahon ngayon. Di ba? Ang sabi nga ng isang post sa FB, pampanggisil lang to ha, sabi niya, kapag meron to kayong, ang advice pala sa mga partner, sa husband, ilagay niyong screensaver ng cellphone niyo yung picture ng asawa niyo, at ganun din sa wife, ano, nabasa niyo siguro to eh, gawin niyong screensaver, para pag may pagsubok kayong pinagdadaanan, buksan mo siya, ito nga kinaya ko eh. Oh, kakayanin ko rin yung pagsubok na to. Di ba? Tingnan mo yung picture niya. Ito nga, kinaya ko eh. So kakayanin din yung pagsubok na yan. Mas matindi mang pagsubok. Tawa si Pastor Peter. Oh. Amen. Pampagising lang po yun. Ikaw pala, baligtad. Number 4 na tayo. Last point. Be an overcomer. Overcomer, the same verse na na-discuss natin kanina, yung pinaka-last part. Ang sabi ng Panginoon kasi, take heart, I have overcome the world, napagtakumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga sinabi niya sa cross, it is finished. I have overcome the world, so kaya nyo rin ma-overcome kung ano man yung mga pagsubok. Nakakita na ba kayo ng ganito sa kalangitan? Ah, eclipse. Meron itong kahulugan sa buhay natin eh. This is what we call darkest moment ng buhay natin. 2020, January pa lang, pumutok na yung Bulkang Taal, then marami na swine flu, pandemic, sunod-sunod na. Tapos, yung mga later part, bagyong, sunod-sunod din. Alam nyo, pag nagda-drive ako, nakikinig ako ng news eh. Ano, para malaman, lalo na pag may mga bagyo, para updated din ako. One time, habang nagda-drive ako, naiyak talaga ako kasi may nag-comment. Ang sabi niya ba naman, Lord, tama na po, hirap na po kami. As if sa Lord ba galing yun? Parang sa Lord niya isinisisi yung lahat ng... Kasi dun sa malapit sa Taal, yung mga affected ng eruption, ano po, hindi, marami sa kanila, hindi pa nakakabalik ng bahay nila eh. Sa tent pa rin sila nakatira. And then dumating nga yung swine flu, pandemic, bagyo. Sila yung mga nag-comment, Lord, hirap na po kami. Tama na po. Nakakalungkot minsan na pag mga dumarating tayo sa mga darkest moment, sinasabi natin galing sa Diyos. Pagsubok, galing sa Diyos. Hindi po. Hindi po ito galing sa Diyos. Ito po ay
galing sa awa, sa kaaway. Marami pong cause ito, maraming cause kung bakit nangyayari ang ito. At kung bibigyan ako ng pagkakataon, maring na-discuss nyo na rin dito sa mga nakaraang preaching, ano po, yung kung ano, saan, kanino ba galing yung mga pagsubok na ito. Madi-discuss nyo po yun. So, reflection lang. At times, we may experience what seems to be an eclipse. Yung darkest moment, darkest hour. Ang sabi nga ng mga eksperto, ito ba yung panahon na katulad na nangyari doon sa katahimikan between Malachi and Matthew, 400 years, na hindi sila nakarinig ng boses galing sa Panginoon. Some people consider it dark ages, itong 2020. Ito yung kanilang conclusion sa kanilang analysis. Bakit sunod-sunod at matitinding pagsubok? Tinawag nila itong darkest moment, eclipse. Ito po yung illustration. Ano po? We may experience knockdown or lockdown, but we should not be totally knocked out. Parang sa boxing o sa wrestling, di ba ba? Pag knockdown, bumagsak lang. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat hindi pa tinataas ng referee yung kamay ng kalaban mo, the fight must go on. Nakita niyo ba si Pacquiao? Kahit bumagsak siya, tatayo pa siya. Pero pag knockout na, that's it. So iba yung knockdown sa knockout. Down ka lang, bumagsak ka lang. Nadapa ka lang. Nasaktan ka lang. Bangon lang, kapatid. Alam niyo sa isa sa mga costume, sa mga kaugalian ng Arabo, alam ni Pastor Cheng to, sa Arabo, sa Saudi, kapag yung bata, mga toddlers, sila ay naglalakad, naglalaro, at nadapa, alam niyo ba ang gagawin ng tatay? Babatukan pa. Eh, syada. Tayo mga Pilipino, hindi ganun, di ba? Love natin yung mga anak natin. Kung paano love natin yung mga anak natin, ganun din ang God the Father, love niya tayo. Kapag nadapa tayo, hindi niya tayo babatukan. Hindi na tayo sasaktan. Hindi niya tayo sisisihin. Ikaw kasi. Hindi ganun ang ating amang nasa langit. Aabutin ka niya, dalawang kamay pa. Alam niyo yung parable of the prodigal son? Diba? Yung tatay talagang, that's the only time God runs, sabi nga nung song, no? Tumakbo pa yung tatay para pasalubungin yung anak niya. Ganun po ang ating God the Father. That's how good He is. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon para hindi kayo makatulog? Malapit na po. Remember, God has a purpose for everything. Oh, alam na natin itong Romans 8:28. Ano, may conclusion pa, kuya. ito po yung isa sa mga verse sa Bible na pinangahawakan ko talaga. Marami na akong experiences sa buhay na palaging ito yung nagiging conclusion. Romans 8:28. God works for the good of those who love Him, to those who are called according to His purpose. Kung apektado kayo ng pandemic dito, kami rin po sa Saudi, affected din kami. Even before the pandemic, yung company namin nagpahiwatig na ng foreclosure. Kinausap na ako ng GM, sabi niya, we might close, Roland, pero hindi pa final. And then ito na nga, pandemic, pinadaan sa akin yung mga, we call it, thank you letter. Pangit kasi pakinggan ng termination letter. Ano? Thank you letter. Thank you for your services. So sa akin dumaan, ang bigat, kasi yung mga tao ko, mga team ko, para ko ng family. Lumalabas kami, nag-fishing, kumakain sa labas, at kahit wala ako sa site, diretso yung trabaho nila. Kaya napakasakit na bitawan sila, pero wala na eh. Sabi ng GM ko, ayaw na nang may-ari. Malaki na yung losses, so we will close. So, nakalipat na yung iba, naka-uwi na yung iba. Sabi ko, asan yung sa akin? Where's my letter? Sabi niya, sa totoo lang, ayaw ka naming bitawan. Hanggat may magagawa kami, we want you to stay. Pero ano nga talagang final? Sabi niya, bibigyan ka namin ng bakasyon, mahabang bakasyon, and then we will see what we can do habang nandun ka pa.
sa Pilipinas. So, sabi ko, Lord, kung hindi na ako babalik ng Saudi, may nag-aaral pa akong mga anak. Meron kaming bahay na hinuhulugan. Paano na lang? Medyo eclipse, ano po? Okay na yung na-snatch ako ng bag. Bag lang yun eh. Laptop lang. Ito future ng mga anak ko. Future ng family ko. Meron lang akong tatlong options. Mag full-time sa ministry. Masarap namang katrabaho yung ating mga kapatid dito. Second option, mag-business. And third option, pabalik na lang ako sa artista. Pero mahirap ang buhay sa showbiz eh. Oh, tsaka wala nang ABS-CBN, di ba, Pastor? Wala nang probinsyano, hindi na pwede. Oo. Kaya, option 1-2 lang talaga. Pero nyo, alam nyo po, napakabuti ng Panginoon kasi on the last minute, sinabi ng GM ko, okay, Roland, you can go and find a better company. We will help you and do it on your way also. So, yung dati kong manager, minessage ko, sabi niya, magre-resign ako, ikaw ang papalit sa akin. Then, nung nakausap ko yung general manager, yung bagong kumpanya, sabi niya, I want you to be my right hand and I will give you the position of project manager. Sabi ko, Lord, ang laki namang responsibilidad nun. Di ba pwedeng branch manager na lang o kaya regional manager? Sabi niya, hindi. Project manager. At ito yung sweldo mo. Wow. So, biglang nagliwanag, nawala yung eclipse. Ano? Oh, nawala yung eclipse. Nagliwanag ulit. So, ganun, kumilos ang Panginoon eh. Minsan, meron ka lang pagdadaanan na maliit na bagay. Pero, at the end of the day, magugulat ka, mamamangha ka, at papupurihan mo ang Diyos sa kanyang pagkilos, sa kanyang mga dakilang gawa. Ito yung dahilan kung bakit gusto kong i-share sa inyo ang message na ito. God is great. Yung sinasabi natin, for me, yung God is good, parang understatement yun eh. Kulang yun eh. Kulang. Kasi yung mga M nga, yung mga Muslim, sinisigaw nila, Allahu Akbar, ibig sabihin, God is great. I believe our God is greater. He is stronger. He is mightier. So dapat ang sigaw natin, God is great. Amen. God is great. Amen. God has a purpose for everything. Such dark moments is just for a season. Season lang yan. Tapos na nga 2020. Oh, so those months na naghihintay kami ng family ko, uwi na ba ako o hindi pa? Bakasyon na ba ako o for good na ba ako? Tapos na. Ngayon, pabalik na ulit ako by end of the month. Ano po? And for a new level, new horizon. I ask God for the wisdom na galing kay Solomon. Patulad ng binigay niya kay Solomon. God's wisdom. Kasi hindi ko kaya kung sa sarili ko lang. I really don't know how to do it. Pero yung position na yon, sabi nga ni, may nagsabi, greater, ano to? Greater power requires great responsibility. Ano po? Spider-Man pala yun. Ano, Psalms 30 verse 5. Though the sorrow may last for a night, joy comes in the morning. Overtime na ba ako? Sorry. Okay po. Okay na. The challenge. The whole world may be in darkness, but don't let it affect or influence us. Instead, we as Christians, tandaan nyo, tayo mga Kristiyano should be the one that influence. Tayo dapat nag-encourage sa kanila by radiating and reflecting the light of Jesus Christ, our Lord. So, sabi nga ng Bible, sa Micah 7 verse 8, do not rejoice against me, my enemy. When I fall, I will rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Tandaan niyo po itong mga verses na ito. Ito po yung balik-balikan niyo kapag nakaka-experience kayo ng asteroids. Ano po? So let's all prepare to shine again. Much better, stronger, and brighter than before. Ganito, dapat tayo nagliliwanag. Amen? So, tapos na po ang message. Ito po ang paalala sa atin. From now on, let's have this mindset
determined to be light that shine by being prayerful, joyful, encouraging, kind, generous, positive in faith, negative in doubt. Just quarantine the unbelief. So salamat sa Panginoon sa mensahe niya. Then our Father who is in heaven will be glorified. That's our goal. Di po ba? Kaya tayo narito to glorify our Father who is in heaven. God bless us all. To God be all the glory. Hallelujah. Amen. Wow, so good. Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon at we really believe that we are blessed by the Word of God today. At para po sa ating tithes and offering, wow, ang tawag ko po dito ay it's a blessing time. Ayan. Yun ho ang isang assurance ng Panginoon sa atin na ang pagpapala ng Panginoon ay hindi nagbabago, kundi lalo pang nararanasan sa mga taong meron hong pagtitiwala sa Panginoon. Okay? At madalas po nating binabanggit sa ating pong kongregasyon o sa bawat isa. At pinapaalala po sa atin na itong panahon na ito ay tila isang napakagandang pagsubok. Alright? Pwede nating subukan ang mga sarili po natin. Actually, paalala lamang po, no, na yung tatlong S. Ayan, kasi ho, pagka may pagsubok, may ibig sabihin may challenge. Ayan, meron hong S, tatlong S na maging aware po tayo. Itong tatlong S na ito ay dahilan na ibinibigay ng kaaway sa mga panahong ito. Okay? Kaya posible na tayo ay mapipigilan o posibleng hindi natin maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Pero hindi po natin yan papahintulutan. Amen? Gusto natin na mismo ang Panginoong Diyos, ang kanyang pagpapala ang siyang maranasan natin. Okay? Unang S, sayang. Ayan. Pangalawang S, saka na. Ayan. Pangatlong S, sawa na. Ayan yung tatlong S na dahilan na ibinibigay ng kaaway para sa atin para hindi natin maranasan ang pagpapala ng Panginoon. But be of good cheer. Alright? Ang sabi ng Panginoon sa atin kanina, be of good cheer. Take heart, for I have overcome the world. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Philippians chapter 4, verse 19. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen po ba? So yun po yung panghawakan natin that as we pay, kung binabalik po natin yung ating pong tithes and offering, tithes, no? We are paying our tithes and we pray to God, and we praise God for it. Mga kapatid, surely, and goodness shall follow all the days of our life. Okay, so pwede po ba mga kapatid kayong mga nasa inyong mga tahanan ngayon? Okay, pwede po bang ipag-pray natin ang inyong pong mga kaloob sa oras na ito? Amen. Father, we thank you for this wonderful day. Lord God, according to your word, Panginoon, salamat po dahil hindi nagbabago ang inyong pong pangako sa amin. Posibleng nagbabago ang mga sitwasyon na pinagdadaanan po namin. But Lord, we thank you that your goodness, your faithfulness, your greatness, Lord, sa mga panahong ito ay patuloy po naming mararanasan. Ang buhay namin kay Jesus ay pasaya ng pasaya, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, payaman ng payaman, sa kahit anong problema at sitwasyon sa buhay. Bakit? Kasi kasama ka po nga namin. Salamat, Panginoon, purihin ka sa oras na ito. In Jesus' name we declare it. Amen and amen. Right, so ayan niyo pong sa oras na ito ay ipanalangin po namin kayo na nasa loob ng isang linggo na ito ay patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Amen? I just pray, Father, in Jesus' name right now, we declare this word to each and every one of us, sa lahat po ng aming mga pamilya, sa kanilang mga tahanan ngayon, Panginoon. I declare this, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face and shine towards upon you. I pray and I declare this week is a blessed week. Panginoon, salamat po. Ang buong isang linggo na ito ay amin pong maranasan ang kasaganaan ng iyong pagpapala, kadakilaan at katapatan po sa aming mga buhay. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone.
Here are the different ways you can give. You can give through online bank transfer or bank deposit. Here's your bank account details. If you don't have a bank account, you can give through the following mobile wallet applications on your screen. Another option is to drop in your tithes and offering on our church compound. An assigned staff is ready to accommodate you. Or we can pick it up, just connect with your area coordinators. This week at New Life Tanza Online. As we step into a new season, we believe that the God of Extraordinary will continue to do extraordinary things for us this year. We pray that these online activities would help you to remain stronger in every aspect of your life. Stronger 2021. Got any questions after hearing this week's message? Let's get them answered on Roundtable, Mondays at 8 p.m. Send in your questions via the comment section or direct message. You can also be part of our online devotion as we study the Word of God together from Tuesday till Thursday at 8 p.m. And of course, let's celebrate and fill our days with His praise on our Praise Break every Friday at 8 p.m. Catch all these weekly programs on our Facebook page at New Life Tanza and YouTube channel at New Life Tanza Official. If you want to get deeper in your faith and in your knowledge about the Bible, we invite you to join our journey classes every Sunday at 3 p.m. through our Facebook group, Let Us Journey Together. All audio recordings of our reading of the Bible on Speak Life is available on Spotify at New Life Tanza. Make sure to share it with your friends and loved ones and listen in as we hear the Word of God. To all the ladies out there, Hello Sis has moved to a new day and time slot every Friday at 7 p.m. Catch it on Facebook through the Virtuous Ministry page. We are inviting all children on their weekly habit on Kids Jam Online every Saturday, 10 a.m. through our Children's Ministry page at Little Giants. Our generational gatherings continues via Zoom. Follow their social media accounts to know how you can join the meetings. See you there! We can't wait to see you again in church, whether on-site or online. Make sure to invite someone by sharing the link or hosting a watch party. All services are simulcast over New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. To register for our on-site service, please go to our Facebook page on your desktop or mobile app and click the sign up button. If you cannot register online, you can just contact your area coordinators. We continue to make Jesus known, and together we will be stronger. See you online this week!